Hello mga pangyaw, welcome back to my channel. It's still me, Daisy, your maid vlogger. And welcome to another quarantine interview. May kasama po muli tayong pangyaw na nasa quarantine hotel dito na sa Hong Kong. Please welcome Mona Lisa or Mons. Mons ang itatawag ko sa kanya from Bicol. Hello, Mons! Hello! Ayan! So, hi Mona Lisa from Bicol. Dito sa part 1, pag-uusapan po namin kung ano yung na-experience niya sa pag-a-apply niya during pandemic. Mons, kailan ka ba nag-start mag-apply? 2019, yung employer ko, yun yung employer ko. Kaso, nung 2019, parang yung sojak sign ko ata, hindi compatible dun sa magiging employer ko. So, after 1 year, 2020, tinawagan nila ako para kung gusto ko pang mag-apply abroad. And syempre, yes ang sagot ko. September yun. Tapos October 13, pinaluwas nila ako ng Manila para mag-sign ng ano, offering. Job offer. Tapos, naghintay ako 2 buwan. October 2020. Tapos, tinawagan na ulit ako ng January. Tumawag ako sa agency, tinatanong ko kung kumusta yung ano, hinihintay ko. Kasi yung visa ang unang trinases. Pagka firma ko doon, dinala daw dito. Tapos naghintay ako ng 2 months. Tapos naka 2 months na, ang tagal, parang naiinip na ako. Tumawag na ako sa agency sa Pilipinas. Tapos sabi sa akin sa agency sa Pilipinas, tanungin mo yung nag-refer sa'yo doon sa employer mo, baka naman hindi tinulo yung pag-apply mo. So, eh, hindi ko naman talaga close yung nag-refer sa akin. Naghintay na lang ako. Pagkabukas, tinawagan ako ng agency, sabi, i-ready mo yung sarili mo kasi PIOS? PIDOS. PIOS ba? Ay, hindi. PIDOS, sa online. Mag-ano daw ako ng Zoom, ganyan-ganyan. Hanggang sa, yun na nga, January 27. Tapos, after nun, sabi niya, ihanda mo naman yung sarili mo para sa O1 training, 3 days. Kailangan mong lumuwas na ng Manila, maghanda ka ng gamit pang 2 weeks. So, yun na nga, February 1 to 3, O1 namin yun. Tapos, for medical. Pagkatapos pa ng uwi yung medical. Maghapon din yun. Tapos, 5, Friday, start naman kami sa training. 5 days training kami. Tapos, kaya lang, dadaanan namin yung Sunday. Yung Sunday pala hindi kasali sa training. Yes. So, bali 6 days kami. Mm. Tapos, after nun, buti yung sa amin, ano, tuloy-tuloy yung, kasi sa ngayon, mahirap mag-schedule ng assessment. Buti yung schedule namin, after nung isang gabi lang yata, pagkabukas, assessment na namin. Kaya, pagkatapos ng assessment, uwi na ulit sa Pampanga, sa amo ko sa Pampanga. Tapos, tayo na lang ng ano, ng hintay na lang ng ticket tsaka ng hotel. Yung employee niya sa Pilipinas ang nag-refer sa akin para dito sa Hong Kong. Oh! Kaya dapat yung magiging employer ko dito, imi-meet ko sana siya sa Makati 2019. Kaso, 2019 ba? Tapos nagkaroon ng problema dahil nasa pandemic. Tapos, ipina-interview na lang niya ako dun sa kaibigan niya sa Pilipinas. Chinese? Tapos, siya ang nagpadala ng
Aquino, taga Pampanga. Oh, okay. Doon ako pumunta sa restaurant niya sa Makati. Tapos, siya ang nag-video sa akin, nag-interview sa akin doon. Kasi pinadala sa employer doon. Ay, ang galing! Tapos isang taon, kasi nga yun nga, hindi nga okay daw. Hindi daw okay yung... Kasi Tiger ako eh. Tiger yung 1986. Mm. Parang hindi daw compatible doon sa magiging employer ko. Tapos, after isang taon, yun, siguro hindi na ano, kung pwede na, tinawagan nila ako. Tapos, tinanong kung gusto pang mag-abroad kasi nagustuhan daw ako ng anak ng magiging employer ko. So, same employer pa rin to nung 2019, nag-wait lang ng 2020 para lang sa zodiac sign mo maiba. Kasi, yun nga, yearly, nagbabago yung zodiac sign, diba? So, baka inantay yun. Baka yung Tiger at that 2019, hindi siya pwede sa paniniwala nila. So, nung nag-2020 na, okay ka na. Okay, kakaiba yun ah. Pero maganda, no, para alam natin. Kasi yung ibang employer, hindi nila yan nababanggit sa mga applicant. So, at least may idea tayo. Kapag natagalan kayo, you have idea na, ah, baka sa zodiac sign ko to. Hindi naman yung employer yung sa akin, nagsabi na gano'n. Yung makakasama ko kasi doon, kakonta ko na. Kasi in-refer din siya noong nag-refer sa akin, makakasama ko na siya dito. Taga Pampanga din. Hindi alam ng employer namin na magkakonta. Ah, okay. So, okay. Linawin natin. Nalaman lang pala ni Mons yung dahilan dahil sa contact niya na yung makakasama niya dito sa Hong Kong. Pero, syempre, yung mga employer, hindi siya sasabihin sa atin, sa ating mga nag-a-apply. So, tayong mga nag-a-apply, isipin na lang natin na pwedeng maging isang reason yon. Sometimes nga, sa mukha natin, kapag ayaw nila, o kaya pinapa-pongsoy pa nila kung okay. Like, if you remember si... Ay, nakalimutan ko na yung name niya, pinapungsuib daw siya muna ng employer niya bago siya kunin, bago pumirma yung employer niya. At ang isipin na lang natin as Christian, no, merong mas better, best employer na nakaredy si Lord para sa atin. Sabi ko nga, ano, siguro, kasi noon halos isang taon kong ipinalangin na kung ako'y makakarating ng Hong Kong, yung maging employer ko, makasundo ko kasi halos nang tinirahan ko sa Pilipinas, naging okay yung ano, parang pamilya yung trato pa. Kasi nga sabi ko nga, bata pa ako, pagka-graduate ng grade 6, nasa ibang tao na ako. Tapos hanggang ngayon, na ako ay umalis sa Pampanga, papupunta dito, ganun pa rin sa ibang tao. Sabi ko, kung yun ay dinala ako dito, sana, ano ng Panginoon yun. Mangyari ang gusto niya para sa ako, kaya go. Nung kinamusta ko kasi siya, kung kamusta yung siya dyan sa quarantine, nabanggit nga niya na medyo sanay siya mawalay sa pamilya. Kung okay lang sa'yo, can you share yung na-experience mo dyan bago mag-abroad, yung experience mong trabaho? Kung experience dun, kasi kailangan mo ng experience, di ba? Ang ginamit ko dun, naging nani kasi ako sa Pampanga, 6 years, sa isang employer lang. Anak siya ng mayor. Oh. Tapos, doon naranasan ko yung pamilya yung turing sa'yo. Hanggang ngayon, bumabalik-balik pa rin ako sa kanila kasi kahit binata na yung alaga ako. At yung supaan namin na pag siya'y nagkaanak, kahit matanda na ako, ako'y mag-aalaga ng anak. Hanggang ngayon, so ano pa rin. Kaya, pero, yung inalisan ko sa Pampanga, pangalawang pamilya na nagtinitirahan ko, magpa 5 years na sana ako ngayong July. O, 5 years na ako ngayong July 2016. O, magpa 5 years ako. Mabuting pamilya din
na pamilya rin ang Tori sa akin. Nag-aalaga ka rin ng... Kaibigan din naman nung dati Tori. Nag-aalaga ka rin ng mga bata. Kasi, dalawa lang sila magtita doon. May side din ako, may trabaho akong iba doon, tsaka sa kanila, kaya okay ako noon. Pero dahil nagka-pandemic, siguro para talaga sa akin ito, kasi nung September na tinawagan ako, wala na talagang extra. Kahit gusto mong mag-extra, matatakot ka na lumabas para sa kaligtasan na rin mong tinidirahan ko, tsaka na ako. Kaya sabi ko, siguro para sa akin talaga ito. So parang sa sinabi mo, parang nasa isip mo at that time, mas safe dito mag-work sa Hong Kong kaysa sa Pilipinas. Hindi naman, kailangan ko na rin kasi handahin sa sarili ko. Na mag-ipon, kasi single ako eh. Parang kailangan ko ng bilisan yung pag-iipon para sa sarili ko. At the same time, na, yung obligasyon ko sa magulang ko, sa pamilya ko, nagagawa ko. Sa Pilipinas kasi, yung sahod ko dun sa amo ko lang, parang sapat lang para ipadala. Para sa pangangailangan ng magulang ko kasi na wala nang mas safe para sa sarili ko. Eh, paano yung katawan ko? Pahina na ako habang patanda ako. Dapat meron ako mas safe sa sarili ko. Yun yung ano ko. Rin i-encourage yung mga helper, kapwa natin helper na nag-work dyan sa Pilipinas, no? Huwag kayong matakot mag-work abroad kasi lalo na pareho din yung pagod, pareho din yung may experience nyo, yung iba malalayo din sa pamilya. Then, dito kasi sa Hong Kong, nandun nga, mas malaki yung sweldo, mas makakaipon tayo ng mas mataas. Pero nakapag-single kayo, no? Try nyo po dito, huwag kayong matakot, even high school graduates, no? Try nyo po dito, huwag kayong matakot, kasi pwedeng-pwede po kayo dito. Ilang taon ka nung simula kang nag-work as domestic helper dyan sa Pilipinas? Siguro mga 14? Ang aga! 14 years old kasi. May tinirahan akong isang pamilya, malayong kamag-anak yata ng nanay ko sa bayan. O, WD siya, kaya lang nang mag-asawa siya, medyo may edad na. Tapos nagkaanak siya ng magkasunuran. Pagka-graduate ko ng grade 6, parang napunta ako sa kanila, 13 pa lang ako. Tapos sabi nila, bata pa ako, dapat nasa eskwelahan pa ako. Oo. Eh, hindi nga ako parang yung tatay ko kasi, hindi niya pangarap makapag-paaral ng anak. Parang sapat na yung kumakain siya ng tatay. Yung parang yung pangarap nila hanggang ganun lang. Tapos ako naman, gusto ko naman makapag-aral ako. Hanggang matira ako dun sa pamilyang yun, nag-walong taon na ako dun. Hanggang dun ako nakapagtapos ng high school. Hanggang ngayon, bumabalik pa rin ako sa kanilang pamilya ko pa rin lahat ng mga tinirahan ko para sa akin. Oo. Tapos, pagka-graduate ko ng high school, naiyak ako. Sabi niya, siyempre may sarili. Ay, nakakaiyak talaga yung pwede ng buhay ko. Tapos, sabi niya, nung ako'y malapit na mag-graduate ng high school, sabi nung nagpaaral sa akin, kausapin ko yung tatay ko kasi malapit ako magtapos. Ay, tatay ko nga, mula first year yata ako mag-graduate na ako. Hindi man nagpakita yung magulang ko sa school. Hindi parang may ako pag-uwi ko dun sa tinitirahan ko kasi Monday to Friday sa school, tapos uuwi ako sa amin. Friday to Monday ng morning, uuwi ako dun sa pamilyang tinirahan ko. Tapos, sabi nila, kausapin mo yung tatay mo kasi mag-graduate ka na, sinong mag-aantabay sa'yo. Yung tatay ko naman, kung malapit na yung graduation kasi sa umaga may mas, kukunin mo yung tuga mo. Sabi ng tatay ko, dumaan ka sa kuya mo, sabihin mo siya yung partner mo. Ay, nung grade 6 ako, yun na yung partner ko. Tapos sabi ko, parang ang sama sa loob ko. Tapos di, tapos na yung mas, dala ko na yung tuga. Matamlay ako kasi nga, alam kong yung tatay ko, hindi na naman a-attend. Tapos nagdating ko sa bahay, yung tatay ko bagong gupit, nakaligo na siya, ha?
tricycle para umattend ng graduation. Tapos, yung bis na yung batch namin, may ball nung gabi yung graduation ball. Ah, ako hindi sumama. Wala akong pakialam kasi ang ano ko, ang saya ko na eh. Yung maglalakad ka, kasama ko yung tatay ko, hindi basta yung masabay lang kayo lalakad. Ako kailangan kong gumano kasi parang, ay grabe. Ano, parang yung tampo ko, kasi nung grade school ako, pag may meeting, hindi sila na-attend. Tapos may kapinsan ko, kabatch ko, pag mag-e-enroll, parang sasabihin na ano, i-enroll na rin ako kasi pwede yung ganun eh. Sabay na pa-enroll ako ng biyahe. Ako, sabi ko sa'yo, nung graduation ko nung high school, yun ang pinakamasaya ko na nakasama ko silang dalawa. Pero sa buhay ko, sa buhay ko, itong tanda kong ito ah, siguro kalahati o higit ng buhay ko, nasa ibang tao ako. Kasi ano, 13 pa lang ako, wala na sa kanila eh. Oo nga. Ay, sorry! Tumutulo lang yung luha ko. Hindi, super, hindi na, naramdaman ko yung, I'm sure, super happy yung tatay mo, super proud yung tatay at nanay mo sa mga achievement mo, super, alam ko, nararamdaman nila yun para sa'yo, ayun. Nagpapasalamat tayo kasi merong talaga mga ganyan, pamilya. Sa probinsya din namin may mga ganyan, no? May mga na-experience din yan ng mga pinsan ko na magstay sila sa bahay ng iba, mangangatulong para lang makapag-aral. At nakapagtapos nga. Yun. So, I'm super happy na proud yung papa at mama mo sa'yo. Lalo na ngayon na nandito ka na, nakarating ka na, finally, sa Hong Kong. Yan, super proud. Ako, nung pangalamang punta ko na ito ng Hong Kong, at na rin ako dito ng employer ko dati. Mas ako ng bansa dahil dun sa dati kong boss. Pero ngayon lang para magtrabaho, kaya nga dun sa immigration, tinanong ako nila kung kailang punta na ako dito. Sinabi ko na ano, na second time ngayon. Git mo din dun sa pag-apply mo, naunla yung PDOS, OWA, bago ka mag-medical. So ano to, mga instruction ba to ng agency? Una nung mag-pirma ka din, diba? Tapos sabi nila nga, una daw asikasuhin yung visa, nauna yung visa. Kaya, pag tawag nila sa akin, umattend na daw ako ng PDOS. Online lang naman eh, sa bahay lang naman. Tapos bago ako, nila nakuhanan ng schedule para sa OWA. Mm. Yung iba nga nagtataka nga ako, bakit sila kailangan nilang mag-medical agad bago mag-OWA? Sabi kong ganun, kasi parang sa sarili ko, parang nag-aano pa ako, baka hindi ako fit to work. Pero talagang yung panalangin. Kasi dati nagkaroon akong fatty liver. Kasi chubby nga ako, masyado akong healthy. Tapos minsan may mga nararamdaman ka. Sabi ko nga, at ito na yung bata pa lang ako, yung ano sa trabaho. Hanggang kikita ka doon ako. Kasi para sa akin, ano, yung ano ba yun, yung hanggang kaya ko pa. Kasi yeah. Pag hindi ko na kaya, ititigil ko na. Yun ang ano ko sa sarili ko. Kung dubli pa yung lakas ko, kung kailangan dubli yung kita, gagawin ko. Kasi inihahanda ko yung sarili ko pag humina ako na kaya ko pa rin ano, patakbuhin yung sarili ko na hindi aasa, lalo na hindi ko alam pakiramdam ko, single ako. Pakiramdam ko mag-isa ko, tatanda. Kasi tinatanggap ko na rin naman eh. Okay. Pag-uusapan natin yan. Pag-uusapan natin yan mamaya. Baka magtaka po kayong mga pangyaw, no? Kasi nauna yung visa, yung PDOS niya.
Kasi yun yung sinabi o instruction sa kanya ng employer niya. Direct hiring kasi po siya. Lalo na kakilala ng nag-refer sa kanya yung employer niya ngayon. Pwedeng maiba-iba po talaga yan, no? Just follow po kung ano yung instruction sa inyo ng employer o ng broker na pinag-applyan nyo. Yun. Thank you, Mon, sa time mo. Mamaya, pag-uusapan naman natin sa part 2, kakamustahin kita dyan sa loob ng quarantine. Tang muna, mga pangyaw. Bye. God bless.